Huwag gawing inodoro ang West Philippine Sea. Yan ang buwelta ng ilang opisyal sa mga Chinese vessel na nagtatapo naman unang dumi ng tao sa ating teritoryo. Pero depensa ng pamalaan, hindi raw ito totoo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Sabonte. Bukod sa panghihimasok sa ating mga teritoryo, malaking pinsala sa mga bahura ang dulot ng mga Chinese vessels na patuloy na nakaangkla sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Dahil ang mga barkong ito ng China, nagtatapon daw ng mga dumi ng tao sa ating karagatan. Sa mga larawang inilabas ng US-based geospatial imagery firm na Simularity, makikita ang maruming tubig sa karagatan, pero hindi tinukoy na karagatan ito ng Pilipinas. Ang nakalagay na image source, unknown ship from Marine Executive. Lubhang apektado daw ang Union Bank sa Spratly Islands na pasok sa ating exclusive economic zone. When the ships don't move, the poop piles up. Those are all reefs in Union Banks, in the Philippine EEZ that are being damaged, and part of that damage is the sewage that these anchored ships, more than 200 of them, are dumping into that reef water. Sa satellite images na kuha noong May 2016 na June 2021, makikita na namuti na ang mga dating maiitim na bahagi ng karagatan pagkalipas ng 5 taon. Indikasyon daw ito na tumataas ang chlorophyll at dumarami ang algae na masama sa coral reefs. The damage to the reefs in just the last 5 years is visible and dramatic. And this time period is after, and therefore in addition to, the well-documented reef destruction from the harvest of giant clams and the artificial island building. Kapag nagpatuloy pa raw ang pag-abusong ito, maaapektuhan ang maraming bansa. Damaging these reefs directly affects the fish stocks of the entire South China Sea, can lead to a hunger crisis, the collapse of commercial fishing in the South China Sea. This is a catastrophe of epic proportions, and we are close to the point of no return. This needs to stop immediately. China, stop shitting on the Spratlys. Kukumpirmahin pa raw ng DENR kung nagtatapon nga ba ng dumi ng tao ang mga barko ng China. Si Defense Secretary Lorenzana sinabing hindi ito totoo. Peke raw ang naturang litrato ng barkong nagtatapon ng human waste sa West Philippine Sea. At hindi raw yun sa West Philippines Sea, kundi sa Great Barrier Reef sa Australia. Pero para kay Gabriela Representative Arlene Brosas, hindi dapat pumayag ang Pilipinas na gawing inodoro ito ng mga banyagang barko. Kinundi na rin ni Senadora Grace Poe ang tahasang pang-iinsulto ng China sa soberanya ng Pilipinas. Sabi naman ni Senadora Risa Hontiveros, dapat tignan ng DENR kung magkano ang halagang nawala at nasirang likas na yaman sa ating teritoryo. Hamon naman ng Marine Conservation Group na Oceana, panagutin ng ating gobyerno ang mga Chinese vessel. Kailangan mag-clean up, mag-rehabilitate yung nag-cause ng pollution, ng marine pollution na yon. And so hindi lang siya pa, you know, magkakaroon ng sanctions, whether fine and other appropriate sanctions, but meron din siyang responsibilidad na i-clean up yung area na yon. Kasi bawal na bawal nga siya na mag-dispose ng sewage. Kasi lahat ng ships covered kasi ng international convention. Clean up, mag-rehabilitate yung nag-cause ng pollution, ng marine pollution. Clean up, mag-rehabilitate yung nag-cause ng pollution, ng marine pollution. Clean up, mag-rehabilitate.